Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R., magandang tanghali po, Kuya Popoy at Ate Bea. At ganun din po sa mga listeners ninyo. Itago niyo na lang ako sa pangalang Rizzy, 17 years old at taga Bulacan. Hindi naman po sa pagbubuhat ng sariling bangko, consistent top student po ako simula pa lang noong elementary. Pero hindi lang po ako sa academics nag-excel dahil may mga activities din po akong sinasalihan. Kasali po ako sa table tennis team ng school namin at nagsusulat din po ako bilang feature writer sa school paper namin. Naalala ko pa nung face-to-face classes pa, madalas akong tanungin ng mga kaibigan ko kung paano ko daw napagkakasya ang oras ko sa mga activities na ginagawa ko. Sa totoo lang po, hindi naman po ako masyadong nahihirapan dahil na-enjoy ko naman po ang lahat ng ginagawa ko. At madami-dami pa po akong bagay na gustong ma-achieve. Gusto ko rin pong maging proud ang parents ko sa mga achievements ko, kaya gagalingan ko talaga. Pero nung biglang nagka-pandemic, kailangan mag-adjust kahit medyo mahirap. Naging challenging po talaga, lalo na nung nagkaroon din ng COVID ang ate ko. Pero kahit ganon, I made sure na lahat ng school works na sasubmit ko. Gusto ko po kasing after ng school year, ako pa rin ang top student ng section namin. Gusto ko pong makagraduate na ako o makagraduate ako na ako ang number one. Hello class, can you hear me well? Yes, ma'am. We can hear you clearly. Okay, thank you for that, Rizzy. Class, pasensya na kanina kung bigla akong na-disconnect ha. Nagkaroon lang ng problem yung internet. Well, anyways, to continue, I will announce now the top scorer of our last exam. Ma'am, kahit wag na. Alam naman na ng lahat kung sino yung top one dito eh. On the third spot is Miss Cruz. Congratulations! Second spot is Mr. De Chavez. And for our first spot, Miss Angeles! Hi! Miss Angeles and Mr. Salazar. Huh? Ano raw? Salazar? Si Nathan? Aba? First time top scorer si Mr. Salazar. Uy, congratulations, Nathan. Thank you po, ma'am. Keep it up. At napapansin ko na lately, ang gaganda ng mga scores mo. Good job. Ay, thank you, ma'am. And of course, congratulations din, Miss Angeles. Grabe. Same kami ng score ni Nathan. Imposible talaga to. Rizzy? Miss Angeles, are you still with us? I think you're on mute. Mm-mm. Yes, ma'am. I'm sorry po. Thank you po. Okay. So, I think that will be all for now. And happy weekend, class. Bye! Bakit top scorer din si Nathan? Imposible talaga eh. Teka nga, nakapag-chat nga sa GC namin. Guys, emergency! Ha? Ano ba yan? Bakit wala nagre-reply sa kanila? Nakapag-video call nga. Obesh, ano yun? Ayan, sa wakas, may sumagot din. Katatapos lang ng online class natin, nag-busy ka na agad dito sa group chat. Namimiss mo na ba kami agad ni Zanya? Hindi mo ba nabasa yung chat ko? Hindi pa. Kakahawak ko lang ulit ng phone ko kasi nga tumatawag ka. Ano bang problema?
problema at parang irritable ka. Eh, paano kasi feeling ko talaga may dayaan nangyayari sa klase natin? Ha? Anong dayaan yung sinasabi mo? Hindi mo ba napapansin? Bigla nalang nagta-top score yung mga classmate natin na alam naman nating hindi pala aral, di ba? Ano? Hindi mo ba ako magets? I mean, for example, ah, si Nathan. Eh, hindi ba? Nung face-to-face classes, lagi niyang bagsak? Tapos, hindi ba nga nagka-cutting class pa yan? O tapos, ayan. Bigla nalang isang araw nag-top score? Imposible, di ba? Daisy, ano namang imposible doon? Malay mo, nag-review yung tao bago mag-exam. Patawa, si Nathan, nagre-review? Nako, sobrang malabo mangyari yan, ano? Eh, pumapasok nga yun sa school dati, ballpen lang yung dali. Paano siya magre-review? Eh, hindi naman siya sanay mag-take down notes. Eh, malay mo, dahil online na tayo, mas madali sa kanya mag-aral kasi nga, yung mga handouts, ipiprint na lang. Ganun. Hindi talaga eh. And that is not enough to explain everything. Alam mo ikaw, nag-overthink ka lang eh. Hi, Besh! Late na ba ako sa mga ganapchi? Sorry na ha, I am on the other call eh. Alam niyo na, bebe time muna after class. Ay, ang saya-saya talaga pag may love life eh, no? Inspiring ang bawat araw. True, kaya kayo, magpaligaw na kayo. So, ano na nga ang topic for today's video? Hay nako, Zanya, nothing important naman. Eto lang talagang miss number one natin ay umandar na naman ang pagiging overthinker. Excuse me, Jelay, hindi ako nag-overthink. I really feel and I really think that there is something fishy going on with our class. Fishy daw? Dalhan kitang alamang dyan eh, nang malaman mo kung anong fishy. Wait. Ano ba kasing topic at nang makasali naman ako sa usapan? Eto kasing si Rizzy. Pinagdududahan yung mga scores ni Nathan kasi daw lately ang tataas ng score niya tapos nag-top 1 pa ngayon. Eh hindi naman daw ganun si Nathan yung face-to-face classes pa kaya feeling nitong kaibigan natin eh nandadaya si Nathan. What? Uy, very bad yan ha, to think that someone is cheating kung wala namang evidence. Malay mo naman kasi sinipag si Nathan at nag-review kaya ayan, nag-top score, hindi ba? Exactly! Yan din nga ang sinabi ko eh. Ayaw niya lang talaga maniwala sa akin. Eh, kasi nga, parang hindi naman usual na magre-review si Nathan. Oh, pero sige, sabihin natin, nag-review siya for that last exam. Pero ma-absorb niya ba lahat yun? Eh kung ako nga, nahihirapan eh. Wait, Rizia. Parang medyo below the belt na yung tingin mo kay Nathan, tsaka hindi na rin maganda yung sinasabi mo. Para kasing ang dating, kahit gaano pa katindi mag-review ang isang estudyante, imposible magkaroon siya ng top score. Parang sinasabi mo na rin na kahit mag-review kami ni Zanya, hindi kami magiging kasing galing mo. Wait, guys. Alam niyo namang hindi yun yung ibig kong sabihin eh. Hindi kayo kasali sa nararamdaman kong to. Alam namin, pero gusto ka lang namin pagsabihan. Rizzy, hindi lang ikaw lagi yung pinakamagaling. Give chance to others naman. Huwag mo naman basta pagdudahan yung ibang tao just because hindi sila magaling dati. May point si Zanya. Kaya sana, tigilan mo niyang pag-overthink na nandadaya si Nathan o kahit sino man sa classmates natin. Sige, oo na. Buti pa, ipahinga mo na yan. Sige na, bye na, may gagawin pa rin ako. Later na lang ulit tayo. Ano ba yan? Nang dahil dito sa Nathan na to, pati mga friends ko na misunderstood tuloy ako. Ay, kakainis naman kasi talaga eh! Popoy at Bea, bago pa naman natapos ang araw na yon, nag-sorry ulit ako kay Zanya at Jelay. Hindi ko sinasadya na ma-offend sila at na-appreciate ko naman na naging straightforward din sila sa akin. Alam ko naman pong kaya lang nila ako pinagsasabihan ay para sa ikabubuti ko rin. Pero kahit ganun, hindi pa rin maalis sa isip ko na nagta-top scorer na rin si Nathan. Lately, nagiging active na rin siya sa recitation kaya lalo akong naiinis. Siguro hindi ako sanay na maging kakumpetensya siya kasi parang hindi po talaga siya nag-aaral eh. Alam ko pong masamang manghusga pero hindi ko talagang magawang maiwasan lalo na pagdating kay Nathan. Ang nakakainis pa dito, naging mag-partner pa kami sa isang research presentation at hindi ko yon kayang tanggapin. Thank you.
Kailangan. Kapag tinawagan ko si ma'am, sobrang convincing ng boses ko. Kaya mo yan, Rizzy. Kaya mo to. Para sa peace of mind mo. Game. Game. Hello po. Ah, yes, Rizzy. Kamusta? Sorry po sa abala, ma'am. Need ko lang po talaga kayo makausap eh. Nak, hindi ka abala. O sige, ano bang problema natin? Eh, kasi po, ma'am. Sobrang sama po ng pakiramdam ko eh. Ah, ganun ba? Eh, ano bang nararamdaman mo? Medyo inuubo po ako, tsaka nilalamig para po akong lalagnatin. Naku, eh, paano? Eh, nagpa-test ka na ba? Ano bang sabi ng mga magulang mo? Gusto mo ba kausapin ko sila para mabigyan ka ng assistance sa pagpapatest? Ay, ma'am! Ma'am! Hindi na po! Ha? Ibig ko po sabihin, ma'am, alam naman na po ni mama na masama yung pakiramdam ko, so sila na po yung bahala sa akin. Ay, mabuti naman kung ganun. Ma'am, kaya naman po talaga ako tumawag sa inyo kasi may papakiusap po sana ako. Ano ba yun, nak? Eh, ma'am, kasi di ba po, may project po kami sa inyo tapos kami ni Nathan yung partner. Ah, oo, yung research nyo na sa Friday na yung submission. Opo, ayun na nga po, ma'am, kasi eh kasi po, hindi pa naman po kami talaga nakakapag-umpisa ni Nathan. Eh, kaso po, Wednesday na ngayon, tapos ang sama po talaga nung pakiramdam ko. Ah, ano bang gusto mo? Hihingi ka ba ng extension? Hindi naman po. Gusto ko lang po sana na baka pwede. Huwag na po kaming maging partner ni Nathan. Kasi ma'am, ayoko naman pong pati siya maapektuhan sa pagiging incompetent ko dahil masama yung pakiramdam ko. Rizzy, anak, huwag mo namang sabihin kaagad na incompetent ka. Eh, ma'am, nakakahiya naman kasi na teammate kami ni Nathan pero wala pa akong mayaambag sa kanya. Kaya baka po pwede, saluhin ko na lang po yung project para maliit man po yung pagsasubmit ko. At least, hindi po affected yung grade si Nathan. Nagkausap na ba kayo ni Nathan tungkol dyan? Nahiya po ako, ma'am eh. Hindi naman po kami ganun ka-close. Baka po isipin pa niya, nagdadahilan lang ako. Eh, hindi naman ganun klaseng bata si Nathan. Eh, pero sige, kausapin ko rin siya. Sobrang thank you po, ma'am. O, siya, magpahinga ka na, ha? Balitaan mo ako sa pakiramdam mo, ha? Bye-bye! Woo! Mukhang effective, ha? Ayoko talaga maging partner yung si Nathan, kaya gagawa talaga ako ng paraan. Ang hindi nila alam, may nakaprepare na akong research kaya siguradong aabot ako sa deadline sa Friday. For sure, mangangarag yung si Nathan kapag sinabi ni ma'am na solo-solo na yung project. Alam ko namang umaasa lang siya sa gawa ko. Kapagod! Pero di bale, konting slide na lang at matatapos na to. Si Nathan tumatawag. Masagot nga. Hello? Oh, hello Rizzy. Kamusta? Mukhang okay na boses mo ah. Ha? Huh? O eh bakit anong problema mo sa boses ko? Wala. Nabanggit kasi ni ma'am kanina na may sakit ka raw. At tamlay na tamlay ka. Pero mukhang magaling ka na. Ha? Huh? Di ba, no? Siguro, umefect lang yung gamot kanina kaya hindi na ako masyado matamlay. Pero, masama pa rin pakiramdam ko eh. Ah, ganun ba? Oo, kaya siguro naman, sinabi ni ma'am sa'yo na mag-solo na lang tayo sa project. Oo, sinabihan niya nga ako kanina pero sabi ko kay ma'am mag-usap muna tayo. At bakit? Anong pag-uusapan natin? Eh di kung anong gagawin natin sa project. Eh bakit pa tayo mag-uusap? Eh solo-solo na nga.
Gigil na gigil ka. Parang wala kang sakit ah. Di ah. Ayan tuloy, lalo akong inubo. Nakaka-stress ka kasi. Ay, ganun ba? Sorry, Rizzy ah. Hindi ko naman gustong stressin ka eh. Oo na. Sumunod ka na lang kasi sa sinabi ni ma'am. Oo na. Ang totoo niyan, kaya lang di naman kita gustong makausap. Kasi, nag-aalala ako sa'yo. Ha? Nag-aalala ka sa akin? Oo. Nung sinabi kasi ni ma'am na masama nga yung pakiramdam mo, alam mo, nag-worry ako sa'yo. Isip ko na baka mas mahirapan ka sa research at schoolworks. Kaya isishare ko sana sa'yo yung ginawa kong initial research. Ah, ang totoo niyan, nagawa ko na to. Kahapon pa pero hinihintay ko kasi na sumagot ka sa chat ko eh. Hindi ko naman alam na masama pala pakiramdam mo. Kaya hindi ka nag-reply kahit na nag-reach out ako. Akala ko wala kang paki sa project na to eh. Sorry kung naisip ko yun sa'yo ha. Okay lang. Sana bumuti na yung pakiramdam mo ha. Nga pala, may sinend akong mga links sa email mo na makakatulong sa project. At sinare ko na sa'yo para hindi ka masyadong mahirapan maghanap. At para na rin hindi sumakit yung mata mo, kakatitig sa computer. Salamat. Welcome. At sana gumaling ka na rin agad. Minum ka na rin ng madaming tubig ha, para well hydrated ka. At huwag ka masyado magpuyat. Alam ko namang masipag kang mag-aral pero alagaan mo rin yung sarili mo ha. Mahirap magkasakit ngayon. Oo na. Ay, sorry kung medyo madami na ako nasabi. Concerned lang talaga ako sa'yo, Rizzy. Pagaling ka. Bye. Ah! Ano ba yan? Nakakainis naman eh. Eh bakit ba ako nakokonsensya sa mga sinasabi ni Nathan? Kasi naman eh, bakit pa siya nagsasorry? Ako naman talaga itong nagdadahilan lang. Ah, kakainis! Kuya Popoy at Ate Bea, akala ko po kayang bitbitin ng konsensya ko yung ginawa kong kalokohan. Pero hindi pala. Kinaumagahan, tinawagan ko si Nathan. Sinabi ko na lang na bumuti na yung pakiramdam ko, kaya ituloy na namin yung project. Shinare ko na rin sa kanya yung research ko at nagtulungan kami na magawa yung presentation. In fairness naman kay Nathan, maayos naman pala siyang kagrupo. Ginawa naman niya yung part niya. Nabanggit din niya sa akin na mas effective daw para sa kanyang online class, kaya mas ginaganahan siyang mag-aral. Sa chat kami madalas mag-usap tungkol sa project, pero minsan nag-open siya ng ibang topic, pero hindi ko na pinapansin. Hindi rin naman ako masyadong interesado sa kung ano man ang kwentong meron siya. Good morning, everyone! Everyone. Hey. Good morning, everyone. Today, we are going to present... Si Nathan tumatawag. Masagot niya. Hello, Rizzy. Oh, bakit? Itatanong ko lang kasi kung napansin mo yung revision ko sa slide 10. Oo. Ah, okay. Akala ko kasi di mo napansin eh. Naantay ko yung reply mo kanina eh. Ah, baka hindi ko lang na-send. O teka nga, tumatawag ka ba kasi kinakabahan ka sa presentation? Ha? Eh, hindi naman.
Sus, okay. Sabi mo eh. Pero tip ko sa'yo, huwag kang kabahan kasi unang-una, inaral naman natin yung presentation eh. Okay. Oo, siya. Bye na kasi mag-i-start na yung class. Oh, sige. Bye. Good morning, class. As you all know, today ang presentation ng research project natin. And the first one to present is Rizzy and Nathan. Thank you, ma'am. Good morning, classmates. Today, we will present our research on the effects of prolonged use of social media to the teenagers. But before that, let us first have a very short icebreaker. Are you ready? Hello? 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 Oh my gosh! Nawala na naman ako ng internet! Ah! Ano ba yan? Kainis naman, no? Bakit kaya po ito nangyari? Teka. May load pa yata itong phone ko. Sa cellphone na lang ako kukunik. Ah! Ano ba ito, Rizzy? Ano ba ito nangyayari? Kainis na mabay pa talaga? Kainis! Oh my gosh, ngayon pa talaga, kainis! Rizzy, are you there? Oh my gosh, nagpala na ako yung record. Ano ba yan? Kainis, nagalapin ako ngayon. Okay, classmates. I think Rizzy is just having minor technical difficulties. Pero she'll be back naman. Meanwhile, let me continue the presentation. Kainis talaga eh. Sabi ko na dapat niloadan ko yung home wifi namin eh. Oh, si Nathan nag-text. Relax lang. Pag medyo okay ka na, you can hop in and present yung other half. We got this. Okay, tama. Relax lang. Breathe in. Breathe out. Hi, classmates! Oh, Rizzy is back na! Sorry, ma'am, and sorry, classmates, for the interruption a while ago. But I have fixed it na po. And my partner, Nathan, will continue presenting the first half, and I'll do the second part. Okay, then, so let's move on to the next slide. Naitawid din yung presentation. Kainis talaga yung internet namin eh. Tapos, saka babalik kung kailan tapos na yung klase. Nakapag-merienda na nga muna. Si Jelay tumatawag. Besh! Ang galing ng presentation nyo kanina! Ay, thank you naman! Pero mas okay siguro yun kung hindi biglang nawala yung wifi namin eh. Doon talaga ako sobrang nawindang. Ay, talaga ba, Besh? Doon ka nawindang? Kasi kami, doon kami nawindang sa my partner, Nathan. Ay, maghahanap daw ng kadayaan. Yun pala, sweetness ang mahahanap. Hoy! Ano ba yung sinasabi niya? Tigil niyo yan, ha? Nakakakilabot kayo. Kakakilabot daw. Yung cute-cute nyo nga kanina. Alam mo ba nung biglang naputol yung connection mo? Nag-step up agad si Nathan. Kaya yun, napakasmooth. Sinalong ka ni Super Nate. OMG! I so love that! Super Nate and Wonder Rizzy! Bagay na bagay! Ayy! Hoy! Tama na, ha? Tsaka ano ba? Wala akong interest kay Nathan. Focus lang ako sa pag-aaral ko, no? Hindi ko nga naiisip yung boyfriend-boyfriend na yan, eh. Na siya? Girl, wala nagsasabi mag-boyfriend ka, ha? Ganyan ba nga pag mga brainy? Advanced masyado? Kaya ako talaga thankful na ako sa kung ano man ang kaya ng utak ko eh. True girl, sinasabi lang namin ang cute kayo ni Nathan together. Naisip mo agad, boyfriend mo na? Aminin mo, crush mo siguro si Nathan, no? Ano ba? Ano ba yung crush-crush na yan? Wala nga ganyan. O, sabihin na lang natin na, sige, iba na yung tingin ko kay Nathan ngayon. Pero dahil yun sa na-realize ko na mali ako na na-judge ko siya agad, lalo na nung nag-top score na siya. So ngayon, alam mo na na posibleng mag-step up ang kahit sinong estudyante, basta mag-focus lang. Oo na. Inaamin ko naman kapag nagkakamali ako eh. Pero kung ano man yung tingin ko ngayon kay Nathan, hanggang dun na lang yun. Walang special dun.
Eh, diligyan ng cheese para maging espesyal. Baliw! Baliw ka! O siya, hindi ka na namin tutuksin kay Nathan kahit bagay na bagay kayo. Oh, wag na talaga dahil wala talaga kaming patutunguhan. O siya, magmeryenda na muna tayo at nakakapagod yung araw na to. Bye! Kuya Popoy at Ate Bea, wala naman po talaga akong interest kay Nathan. Although, lately, napapansin ko na talaga naman nag-e-excel siya sa ACADS niya. And he's trying his best, lalo na sa mga subjects na nahihirapan siya. Dati, ang tingin ko sa kanya, kakompetensya. Pero, parang unti-unting nagbabago yung perspective ko sa kanya. Minsan nga kapag nagre-recite siya, napapangiti na lang ako bigla. Pero wala naman pong ibang ibig sabihin yon, di ba? Hindi ko naman siguro siya crush kasi hindi naman siya yung ideal guy ko. Gusto ko yung mga kagaya ng leading men sa K-drama. Pero minsan, bigla na lang akong kinakabahan, lalo na kapag accidentally magtatama yung tingin namin sa camera. Pero hindi ko naman dapat iniisip yan dahil alam ko naman, walang interes sa akin si Nathan. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. First kilig. Kuya Popoy at Ate Bea, pagkalipas ng isang linggo after ng presentation namin ni Nathan, bigla siyang nag-chat sa akin one weekend. Nangangamusta siya, kaya nag-reply naman ako. Hanggang sa napahaba yung kwentuhan namin. Nalaman ko na mahilig din pala siya sa anime. Nalaman kong marunong din siya magluto at nagpaplano sila ng kapatid niya na magtinda ng mga lutong ulam. Masaya naman palang kausap si Nathan. Hindi lang pang school yung alam niya, kundi marami pang iba. Hanggang sa nasanay na ako sa halos araw-araw naming pag-chat. Minsan, nagtutulungan kami sa paggawa ng schoolworks, tapos magkukwentuhan na. Pero kapag may mga araw na hindi siya nakakapag-chat o mga araw na bigla na lang niya akong isisin, naiinis talaga ako. Gusto ko sana siyang i-chat pero baka isipin niya, kinukulit ko siya. Kaya hinahayaan ko na lang siya pero nakakainip at nakakainis pala yung naghihintay ka sa hindi mo naman alam kung naaalala ka pa o hindi na. Buti na lang kahit paano nagluwag na yung quarantine protocols, no? At least nakakalabas-labas na tayo. Oo, pero siyempre kailangan pa rin natin mag-ingat, tsaka hindi pa rin tayo dapat gala ng gala. Eh, hindi naman talaga tayo nagagala. Hanggang dito nga lang tayo sa convenience store malapit sa kanto. Nag-ice cream lang naman tayo tapos hindi pa pwede. Wala naman nagsasabing hindi pwede ah. Andito na nga tayo. Bakit pa parang kanina ka pa wala sa mood, ha, Zanya? Feeling ko nag-away sila ng boyfriend niya. Hindi no, ang bait-bait ng bebe ko eh. Hindi niya ako inaaway kahit na lagi akong tinutoyo. Eh bakit ka malungkot? Wala. Namimiss ko lang siya. O eh, di tawagan mo. Eh wala ngang signal dun sa probinsya nila. Diba nga, sabi ko sa inyo, umuwi silang Marinduque kasi nagka-emergency doon. Eh ang problema, walang signal doon sa lugar nila. Hindi tuloy kami makapag-usap ng matino. Ay, miss na miss ko na siya. Uy, huwag ka na umiyak dyan oh. Kumain ka na lang ng ice cream. Ang hirap kasi. Alam mo yung feeling na sanay na sanay ka ng kausap siya araw-araw, katawagan. Tapos bigla na lang isang araw. Hindi na ganun. Ay, oo. Nakakamiss nga yun. Siyempre, hahanap-hanapin mo yung good morning niya sa'yo, yung good night, yung masaya niyong biruan. Pero siyempre, pag bigla siyang tumigil, hindi mo naman siya pwedeng kulitin kasi baka sabihin, papansin ka. Ang hirap, di ba? Ha? Ha? Hotdog. Ha? Anong hotdog? Ah, di ba kasi yung sinasabi mo? Sa tono mo, parang may pinagdadaanan ka rin, ha? Ako? Wala ah. Ano lang, ibig kong sabihin, naiintindihan ko sa Zanya kung bakit ganyan yung nararamdaman niya. Wait.
Paano mo magigets yung nararamdaman ko eh wala ka pa naman nagiging boyfriend o kahit isang guy na in-entertain man ligaw? Ha? Huh? Eh, ano? Eh, bakit? Kailangan ba may boyfriend bago magets yung feelings mo? Teka, meron ka bang hindi sinasabi sa amin, ha, Rizzy? Hmm? Ako? Wala, wala. Ano? Anong hindi ko sasabihin sa inyo? Akala mo ba hindi namin napapansin na kanina ka pa-check ng check sa phone mo? As if may hinihintay ka mag-chat, ha? Oo nga. Saka minsan kapag nagbibisi kami sa GC natin, naka in another call ka. We smell something fishy. May boyfriend ka na, no? Boyfriend? Ako? Sure kayo? Wala nga, wala. Weh. O meron kang chinachat ngayon? Siguro ka-chat mo si Cedric, no? Hala! Cedric? Ba't ko naman siya chat yun, ano? Ayoko rin, napaka-chismoso nun eh. So kung hindi si Cedric, siguro si Nathan yan, no? Ha? Ano Nathan? Hindi siya, ya? Hindi na nga yun nagpaparamdam eh. What? OMG! Sabi mo, hindi na nagpaparamdam. So meaning to say, dati nagpaparamdam? OMG! Hindi mo shinare sa amin yan, girl! Alam nyo kayo, pagdating talaga sa mga ganito, ang bilis ng pick-up nyo eh, no? Hindi ba sabi ko sa inyo, tigilan nyo na ako kay Nathan? Ayaw namin sa isa't isa, okay? Klaro? Sino ba itong tumatawag? Ayaw pala. Eh bakit ka tinatawagan ni Nathan? Ay! Ewan ko. Eh malay mo, napindot lang. OMG, bakit mo naman nareject yung call niya? Malay mo, may importanteng sasabihin sa'yo yung tao. Wala nga kasi, wala. Hala, ayun na nag-text pa. Galit ka ba sa'kin, Rizzy? Ano ba? Bakit ba kayo yung nagbabasa ng text sa'kin? Excuse me, hindi namin binabasa. Sadyang nakita ko lang dahil may preview message yung phone mo. Kung ayaw mong nababasa yung messages mo, ayusin mo ang settings, hindi yung sa amin ka nagagalit. Eh, kasi naman eh. Huwag nyo na nga kasing binabanggit si Nathan. Umiinit lang ulo ko eh. Girl, relax, okay? Bakit ka ba, Gina G? Nagkakatuwaan lang naman tayo dito eh. Tsaka kung walang something sa inyo ni Nathan, eh di wala. Hindi mo kailangang mainis ng ganyan. Eh, hindi naman ako sa inyo naiinis eh. Oh, sa messenger naman tumatawag ngayon si Nathan. Baka sabihin mo eh, nangingialam na naman ako ah. Nakikita ko lang na siya ang tumatawag na naman sa'yo. Sagutin mo na kaya, baka importante. Hindi ito importante, pero sasagutin ko na para tumigil na. Hello? Hello, Rizzy. Busy ka ba? Sorry kung... Oo, busy ako. At wag mo na ako ulit tatawagan. Nakakaabala ka lang eh. Isa pang pangungulit mo, ibablock na talaga kita. Bye! Hala, girl? Ano yun? Bakit naman ganyan mo kausapin si Nathan? Oo nga. Ano ba nagawa sa'yo nung tao? Wala! Tsaka pwede ba tantanan nyo na yung kakanitan nyo? Nakakairita na, ha? Okay, edi titigilan. Napakainit naman agad ng ulo mo. Eh, sa naiinis ako eh. Makauwi na nga. Ha? Hayaan mo siya, Jelay. Umuwi siya kung gusto niya. Oo talaga! Kuya Popoy at Ate Bea, aminado naman po ako na may pagkamainitin po talaga yung ulo ko. Mabilis po akong mairita, lalo na kapag inaasar ako. Pero ngayon lang po ako nairita ng ganito sa isang tao. Particularly kay Nathan. Yung sa sobrang inis ko sa kanya, pati pakikisalamuha ko sa mga friends ko na apektuhan. Nung medyo nakapagpalamig na ako, nag-reach out ako kina Jelay at Zanya. Nag-sorry po ako sa mga nasabi ko at shinare ko na rin sa kanila na lately nga nagkaka-chat kami ni Nathan. Pero may mga araw na hindi siya nagpaparamdam. Kaya ako irritable sa kanya. Hanggang sa nag-comment si Nazanya na hindi lang daw pagka-irita ang nararamdaman ko, kundi pagka-miss kay Nathan. Magde-deny pa sana ako pero alam ko namang nami-miss ko naman talaga siya. Pinagsabihan din ako ng mga kaibigan ko na mag-sorry ako kay Nathan.
Absent si Nathan kanina. Ano kayo nangyari dun? Chat ko kaya? Eh, kaso baka hindi ako pansinin eh. Ay, bahala na. Try ko pa rin. Hi. Kamusta? Hello? Baka hindi ito mag-reply eh. Ay, ito na. Nag-reply na. Okay lang. Ang igsi naman ng reply niya. Chat ko nga. Pwede ako call? Ayan, buti nag-reply na. Bakit? Hala, ang cold talaga. Dapat makaisip ako ng dahilan para matawagan siya. Alam ko na. May pinapasabi kasi si ma'am. Explain ko sana sa call. Oh, sumagot na. Sige. Hala. Shucks. Okay. Rizzy, relax lang. Relax. Tatawagan ko na si Nathan. Huh. Hello? Hello? Oh. Ah. Kamusta ka na? Okay lang. Ah, buti naman. Napansin ko kasi absent ka kanina. Akala ko kung ano nangyari sa'yo. Yan ba yung pinasasabi ni ma'am? Na kailangan mo i-explain sa akin? Hindi. Eh, ano bang pinasasabi ni ma'am? Yung... Kung wala ka namang sasabihing importante, ibababa ako teka, na to. Teka, ito na. May sasabihin talaga ako. Ano ba yun? Yung totoo niyan, dinahilan ko lang yung tungkol kay ma'am. Ha? Bakit? Eh kasi baka pag sinabi ko sa'yo yung totoo, hindi ka pumayag na tawagan kita eh. Ano ba yung totoo? Nathan, gusto ko lang sana mag-sorry. Para saan? Sa nasabi ko sa'yo nung nakaraan. Sorry kung nasungitan kita. Buti nga sana kung sinungitan mo lang ako eh. Pinagbantaan mo pa kaya ako kapag tinawagan pa kita ulit, ibablock mo ako. Nathan, sorry. Sorry na, sobrang sorry talaga. Nasabi ko lang talaga yun, pero wala talaga akong balak gawin yun, ha? Eh, bakit mo nasabi yun? May nagawa ba akong mali para maging ganun ka sa akin? Ano kasi? Sige, ayaw mo naman yata talagang pag-usapan eh. Sige na, bababa ako teka, na to. Teka. Ito na. Ano i-explain nga? Ko na nga. Ano nga kasi yun? Ito na. Yung totoo niyan... Medyo naiinis lang kasi ako sa'yo nung araw na yun kasi ang tagal mo walang paramdam. Nagre-react naman ako sa post mo, sa my day mo, pero hindi ka namamansin. Ewan ko, naiinis ako. Tapos yung araw na tumatawag ka, kinakansyawan ako nila Jelle, kaya lalo ko nairita. Ayun. Nasigawan tuloy kita. Teka nga. Tumatawa ka ba? Bakit naman ako matatawa? Ibig sabihin ba, inaabangan mo yung mga chat ko? Hindi! Siguro kasi, nasanay lang ako. Diba, sabi nga, when you do things consistently, you get used to it until it gets hard to get rid of it. Teka, walang English yan. Alam mo naman dyan ako pinaka-bobo eh. Uy, hindi ka naman bobo ha. Nag-improve ka naman eh. Na-comment ka pa nga ni ma'am last time, di ba? Siyempre, inspired. Huh? Wala. Sabi ko lang, basta huwag mo na ako Englishin. Tagalog lang tayo. Pwede? Tumatawa ka na, ibig sabihin. Hindi ka nagalit sa akin? Hindi naman kasi ako talaga galit sa'yo.
Ikaw lang dyan naman mainitin yung ulo eh. Eh kaya nga ako nagsasorry, di ba? Kahit naman ganito ako, alam ko naman kapag ako yung nagkakamali mo. Ayan! Tama yan! Tama yan! Ganyan! So, pati na tayo. Eh, bakit parang nagbabakit yung boses mo? Hoy! Hindi ah! Ganito talaga boses ko, no? Tsaka, iyan na naman kung magpa-cute ako. Eh, cute naman kasi talaga ako. Oo nga. Cute ka. Cute mo. Anong sabi mo? Wala. Uy, narinig ko kaya. Alin? Anong narinig mo? Yung kusina ng tricycle sa labas ka, no? Ano? Oh, nandito ako sa labas. Oh, dapat may suot ko pa rin mask, ha? Ayun, oh, ito, narinig ko. Dito lang naman ako sa tapat ng bahay namin eh. Kahit na, dapat nakamask ka pa rin ano? Virus is an enemy that we don't see. Nag-English na naman po mga ma'am sir oh. Eh, ang kulit mo kasi eh. Ay, nagagalit na naman kung kailang bati na kami oh. Tinutoyo ka na naman oh. Ang gulo mo kasi. Kung hindi lang talaga kita... Hindi ano? Wala! Ah, sabi ko, may inuuto si mama eh. Mamaya kapag hindi ka patulog, tatawag ako. Oh, sige. Ah, sige na. Cute mo talaga eh. Bye. Ano ba? Ano ba yan? Nakakainis naman eh. Sinitan kasi. Lagi na lang ako sinasabihang cute. Bumibilos tuloy yung tibok ng puso ko. Kainis naman. Si Nathan, tumatawag ka. Ahem! Hello? Hello? Huy! Inubo ka ba? Hindi, nasa mid lang ako. Sure ka ha? Baka mamaya, masama na yung pakiramdam mo, hindi ka lang nagsasabi. Okay lang nga ako. Hindi eh, inubo ka talaga. Hindi nga kasi... Nasa mid lang ako kasi kumain ako ng corny kanina eh. Sumabit yata yung bawang sa lalamunan ko eh. Hi nako Nathan. Alam mo namang may kumakalat pang virus ngayon, di ba? Sabi ko naman kasi sa'yo, magmask ka lagi. Nakakainis ka na talaga. Eh, bakit nainis ka? Eh, syempre nag-aalala ako sa'yo. Oh, worried ka sa'kin? Sweet naman. Hoy! Hindi ah. Hindi ganong alala. I mean, kasi alam mo na, COVID cases are rising again, so mahirap na, di ba? Kung each individual, gaya mo, will not take care of themselves, eh di kawawa na naman ang Pilipinas dahil dadami na naman na may COVID. Oo na. Hindi ka na nag-aalala sa akin. Worried ka sa Pilipinas. Gets ko na po. Hindi naman kasi totally ganun. Pero... Oo na. Gets ko na nga. Cute-cute mo eh. Eh, ayan ka na naman eh. Ayoko na nga. Oh, teka. Huwag mo munang bababa. Ngayon na nga lang kita nakausap eh. Puputulin mo pa? Ikaw kasi. Eh, sorry na. Kahit hindi ko naman alam kung ano nagawa ko eh. Hay, nako. Oo na. Joke lang. Sorry sa pang-aasar. Tumawag ako kasi hindi ako nakatawag kagabi. Baka hinihintay mo tapos kaninang umaga. Medyo busy kaya medyo madalang yung chat ko sa'yo. Hindi mo naman kailangan mag-explain. Yoko nga. Mag-explain pa rin ako. Mamaya, mairita ka na naman dyan eh. Nangaasar ka na naman, ha? Eto na naman, oh. Saka ano, tumawag kasi ako kasi may sasabihin pa akong isa. Ano ba yun? Kasi diba, same barangay lang naman tayo? Oo.
Eh baka gusto mong sumabay sa akin na magpabaksin. Huh? Eh kailan ba yun? Next week pa yung schedule eh. Pero sinabihan lang kita baka sakaling gusto mo. Ah. O sige, sabihan ko muna yung parents ko. Sino pa bang kasama natin? So far, ikaw lang gusto kong makasama. Ha? I mean, may kanya-kanya na kasing schedule yung mga tropa ko. At sinabihan kita kasi alam mo na, mas maraming magpapabakuna. Mas magiging ligtas ang Pilipinas laban sa virus. Okay. Kaya mo ko inaaya para sa ikaliligtas ng Pilipinas. Oh, para sa Pilipinas. Cute. Ha? Nakakita ka din sa akin. Uy! Uy! Wala akong sinabing ganyan. Sabi ko bye-bye na. Bye na kasi tabag na ako ni Mama. Lucia, no? Natataranta na naman, no? O siya, sige na. Di na kita asa rin. Baka masira pa tong gabi na to, eh. Eh, nakangiti na ako sa cute remarks mo, eh. Wala nga akong sinabing ganyan. Sabi ko nga, bye na. Bye na, kulit mo. Kuya Popoy at Ate Bea, hindi ko alam kung bakit may mga moments na kapag kausap ko si Nathan, ay bumibilis ang tibok ng puso ko. Yung kaba na may kasamang saya, kinikilig na yata ako kay Nathan. Ang hirap naman kasing pigilan dahil napakabait niya at masayang kausap. Excited ako makita siya sa personal pero ayoko yung ipahalata sa kanya. Kaya ang ginawa ko, inaya ko rin sina Jelay at Zanya. Todo panunokso naman yung dalawa sa akin at ayaw daw nilang sumama dahil date daw namin yon ni Nathan. Dati, naiinis ako kapag inaasar nila ako. Ngayon, napapangiti na lang ako. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng vaccination day namin. Uy, girl! Outfit na outfit ka! Siyempre! Magsisend pa ako ng selfie sa bebe ko mamaya, alam mo na, before, during, and after vaccination. Nax, iba talaga pag in love eh. Parang tong kaibigan nating si Rizzi. Ha? Tingnan mo, tulala na naman. Hindi ah. Ano lang, may iniisip lang ako. May iniisip o may inaabangan? Huwag ka na mag-deny masama sa atay yan. Oo na. Hinahanap ko si Nathan. Last chat niya kasi sa akin, nandito na raw sila sa vaccination area. Tapos? Tapos ano? Wala lang. Sabi niya, andito na siya tapos wala naman pala. Kainis lang. Naiinis o namemes? Gusto mo nang makita si Nathan, no? Siyempre. Ngayon ko na lang ulit siya makikita sa personal, eh. Ay! Makatili ka na naman dyan, ha? Kala mo naman nakakita ka ng multo. Hindi multo, kundi si Super Nate mo. Ano bang Super Nate? Hi! Ay, pala ka! Kanina ka pa dyan sa likod ko? Pambihira ka naman, nagulat tuloy ako sa'yo. Ay, sorry naman. Hi, Nathan! In fairness, ha? You look fresh, tsaka tumangkad ka. Thank you. Hi din pala, Zanya and Jelay. Tsaka, hi ulit, Rizzi. Ay! Hoy, tumigil nga kayo sa pagdili. Marinig kayo ni Mama. Hindi yan ang layo-layo natin sa mga parents natin eh. Rizzi, hi daw sabi ni Nathan. Sagutin mo na. Sumagot ka naman. Ha? Hi din, Nathan. Ay! Shhh! Ang ingin nyo, nakakahiya. Kinikilig kami sa inyo eh. Bagay kayo, in fairness. Uy, salamat. Lucio, salamat. Alam mo, mabuti pa pumila na tayo. Dumadami na yung tao.
Ay, KJ talaga oh. Ganito na lang, kami na lang muna ni Zanya ang pipila doon para makapag-usap muna kay ni Nathan. Oo nga, para naman may konting bebe time, aste, catch up time. Uy, uy, sama na kami. Huwag na, better na dyan muna kayo, di ba Nathan? Oo, oh, sige, sige. Susunod na lang kami ni Rizzy. Sige, bye! Ay, kulit talaga ng dalawang yun. Yan mo na, sanay na ako dun eh. Kamusta ka? Ha? Okay naman. Medyo kinakabahan lang. Dahil sa akin? Hoy, hindi ah. Dahil sa vaccine. Eh, di ba kasi nga ang daming kumakalat na balita about sa side effects, ganyan, kineme. Mag-overthink ka na naman eh. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, okay? Huwag mong isipin yung side effect. Isipin mo ang pogi ng kausap mo. Ay, wow! Ang kapal ng mukha! Oh, bakit? Nagsabi lang naman ako ng totoo ah. Kahit nga si Sanya, napansin ng kagapuan ko ngayon eh. Correction! Ang sabi ni Zanya, ang fresh mo raw. Hindi guwapo. Ganun din naman yun ah. Bakit? Pangit ba ako? Hindi ah. So, pogi nga ako? Oo. Huli! Uy, daya mo! Daya! Kaya pala gusto mo akong makita kanina pa. Hoy, hindi ah. Narinig ko kaya nung tinanong ka ni Jelay kung gusto mo akong makita. Sabi mo, syempre. Oh, huwag mong i-deny na. Oh, eh bakit? May mali ba ron? Syempre gusto kitang makita, pati na rin yung iba nating classmates. Kasi ang tagal-tagal na since the last time na nagkita-kita tayo. Ah, so pangkalahatan pala yung sinabi mo. Kala ko kasi para sa akin lang yun eh. Hindi ah, ano ka, special? Pwede ba? Pwede ba? Ikaw kasi, special ka sa akin eh. Ha? Wala, sabi ko, kahit bingi ka, maganda ka. Ano sabi mo? Ewan ko, sobrang bingi mo. Alam mo ikaw, puro ka talaga kalokohan. Bakit ba lagi mong iniisip na niloloko kita? Kahit totoo naman yung sinasabi ko sa'yo. Eh syempre, joker ka naman talaga eh. Sasabihan mo pang maganda ako. Totoo naman yun eh. Sana nga, mag face-to-face classes na para lagi na kitang makita. Alam mo ikaw, tigilan mo na nga yan. Halika na ron at pumila na tayo. Dumadami na yung mga tao. Tara na. Talaga yung side effects ng vaccine eh. Si Nathan tumatawag. Masagot na nga. Hello? Hello, Rizzy. Nagising ba kita? Di naman. Kagigising ko nga lang eh. Bakit pala napatawag ka? Mangangamusta sana ako kung anong naramdaman mo after mag-vaccine. Ito,
Medyo inaantok pa rin kahit kagigising lang. Ito na yata yung side effects eh. Ganun ba? Eh, wala ka bang nararamdamang iba pa? So far, wala naman. Ano lang, medyo mabigat lang yung braso ko. Ah, buti naman kung ganun. Eh, teka, nag-dinner ka na ba? Hindi pa eh. Pero siguro mamaya kakain na rin ako pagkatapos natin mag-usap. Oh, sige. Huwag kang magpapalipas ng gutom, ha? Oo naman. Alam mo namang ayokong nagugutom, di ba? Oo nga pala. Pero para sure na kumakain ka na, dapat mag-send ka ng selfie, ha? I mean, selfie kasama yung ulam sa kakanin. Ha? Ang weird mo. Ewan ko. Nag-weirdohan nga ako sa sarili ko, eh. Na-hypnotize mo yata ako nung nagkita tayo kanina, eh. Baliw. Hindi ako marunong nun. Baka side effects yan. Ah, kasama ba sa side effects yung gusto ulit kitang makita sa personal? Ha? Naku po, nabingi na naman. Eh kung ano-ano na namang kalokohan sinasabi mo eh. Yan tayo eh. Kahit seryoso ako, feeling mo nagloloko pa rin ako. Eh, ewan ko. Di ako sanay. Eh sige. Para masanay ka, ice cream tayo next weekend. Tayong dalawa lang? Oo, sana. Pero kung gusto mo, pwede mo ring isama sina Jelay at Zanya. Sige, tingnan ko. Sana pwede ka. Eh paano kung hindi ako pwede? Eh di, try ko ulit na ayain ka next weekend. Or the weekend after. Hanggang pwede ka na. Masigasig to girl. Ibay mo ako. Last pogi points, no? Masigasig na, may sense of humor pa. Baliw. Pero sige, kita tayo next weekend. Talaga? Ayos! Excited ka, te? Oo, te. Sino bang hindi excited kapag kasama yung crush? Ano? Alam mo, try mo magpa-check ng tenga minsan. May selective hearing ka na yata eh. Ewan ko sa'yo. O siya, kumain ka na. Huwag mong kakalimutan yung selfie mo ha. Selfie with foods, I mean. Okay? Oo na, oo na. Mag-dinner ka na rin ha. And pay attention to any side effects ha. Huwag mong babaliwalain. Oo na. Alam mo namang nag-worry ako sa'yo kapag nagkakasakit ka eh. Ano? Uy, may selective hearing din. Fast learner talaga si Miss Number One, oh. Kaya number one ka rin sa puso ko. Hoy, napakabaliw mo, Nathan. Sige na, bye na nga. Later na lang ulit. Opo, mag-chat ka pag pwede na tayo mag-usap. Namimiss kita agad, eh. Namimiss din kita. Ha? Miss mo ako agad? Sabi ko, bye na. Sige na, bye-bye. Oh, shit. Sorry, sabay narinig ko. Namimiss niya ako. Kuya Popoy at Ate Bea, confirmed na crush ko nga si Nathan. Ang sarap-sarap sa pakiramdam kapag kausap ko siya at kapag nagtatawanan kami. Sa ngayon, wala pa kaming formal na pag-uusap tungkol sa mga nararamdaman namin. Puro palipadhangin lang si Nathan. Sabi ng mga friends ko, baka daw nahihiyang manligaw. Pero siguro nga, mas okay na rin na ganito muna kami. Kasi sa totoo lang po, hindi pa ako ready na i-level up ito sa mas seryosong relasyon. Mas gusto ko po talagang mag-focus sa pag-aaral at sa pag-abot ng mga pangarap ko. Sinishare ko naman kay Nathan at masaya akong sinusuportahan niya ako. Suportado ko rin naman po siya. Pinaparamdam ko na nandito lang ako lagi para sa kanya. Na I can be someone he can rely on. Sana nga po magtagal pa yung ganitong ugnayan namin ni Nathan. Looking forward po ako sa tamang panahon na pwede na naming mas maiparamdam sa isa't isa yung mga feelings namin. Sa ngayon, masaya na muna kami sa ganito.
Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento ko. Maraming maraming salamat sa pagbabasa ng sulat ko. Lubos na gumagalang, Rizzy. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. First Kilig. Mga kapamilya, oras na natin. It's 9 minutes makalipas ng alas 2 ng hapon. Pwede bang tuloy na lang natin yung story? Baka meron pang kasunod dyan, Bea. Tuloy na lang natin. Kasi kinikilig ako eh. Gusto ko yung feeling eh. Nakakilig naman, ano? Itong kwentong inihatid sa atin ni Rizzy and Nathan. Diba na dating magkakumpitensya, diba napaka-competitive talaga nitong si Rizzy. Medyo imbyerna ako kanina, imbyerna. Medyo imbyerna ako sa ugali niya kanina, no? Oo, pero yun naman pala, 'di ba? Ganyan kayo mga babae, no, may inis kayo kunyari doon sa isang lalaki. Nakakainis ka. Kinokompetensya mo ko, ganto ganyan. Pero alam mo gusto kita. Yan, ganun lang din. Doon ang ending. Uy, grabe, case-to-case basis yan, Popoy, no? Eh, kasi kung yung lalaki, katulad dito ni Nathan, na hindi pinatulan yung kabanditahan ni Rizzy, eh, okay na okay yan. Pogi points yan. Pero kung yung lalaki, eh, talagang, alam mo yon, nakikipagkompetensya din sa akin, talagang gusto akong talunin, talagang gusto talunin ang beauty ko, ayan, in VR na kiss din talaga ako dyan. Pero buti mo talaga, etong si Nathan, eh, masasabi natin, matatawag natin gentleman, no, Popoy? Uh-huh. Na kahit anong taray sa kanya, kahit anong ano sa kanya, alam niya na, ano yun, parang parte ng isang babae na pwedeng defense mechanism namin mga babae or pwedeng, alam mo yun, parang... Pwedeng wala naman talaga, Bea. Pwedeng wala naman talaga and then nag-grow na lang, ano, yung... nag-grow na lang yung crush din, yung infatuation or love, kung masasabi natin. Dahil nga, sa pagiging gentle... Ay, naku, kita nyo ha, sa mga kalalakihan mga nanonood, sa mga bata-bata nanonood ngayon, kita nyo, hindi naman kailangan na umidad na kayo para matawag kayong gentleman. You can act as a gentleman right now kung ano man ang inyong edad. Diba? Ibig sabihin yan, meron tayong mataas na pagrespeto, meron tayong pagbibigay daan sa mga kababaihan, lalong-lalo na, no? Ayan, pagdating sa mga konting hindi pagkakaunawaan, ganyan, pwede tayo maging gentleman na now na. Correct. At saka eto ha, mga kamarkada, aminin mo, Popoy, ako personally, kunwari, high school. Nung high school ka, ang malakas ang dating sa'yo, yung pogi, yung sikat, ganyan-ganyan. Pero alam mo ba, ang hindi mo makakalimutan, pag tumanda ka na, pag medyo nagiging mature ka na, marami ka nang naiintindihan sa buhay, saka mo marirealize, ang yabang-yabang pala nung pogi, nung sikat na lalaki. Pero ang hindi mo talaga makakalimutan, yung kaklase mo o yung kilala mo na sobrang bait, sobrang, ayun nga, gentleman. At alam mo yun, walang nagawang mali o masama sa'yo. Yun, hindi mo makakalimutan yun. Hindi magbabago yung parang tingin mo dun sa tao na yun. Pero yung panandalian lang na, yung kapugian lang, ganyan-ganyan. Tingnan mo, yung mga pogi noon, ano nang itsura ngayon? Pogi pa rin ba? Hindi lahat. Hindi lahat. Thank you. Okay, sinabi ko, ano ah. Hindi lahat kung sino yung pogi nung high school, pogi o maganda pa rin nung medyo sumonda na tayo. Pero correct. Yung ugali, kamorkada, yung ugali, yun yung long-lasting talaga. Yun yung parang gusto mong abangan. Na yung mabait ba dati, yung palakaibigan ba dati, yung understanding ba dati, ganun pa rin ba hanggang ngayon? Kadalasan, oo, Popoy. Kasi alam mo yun, ano yun, tawag dito,
May something talaga kapag kayo ugali ang tingnan mo more than the itsura and everything. Bakit? Correct. Bakit parang may gusto kang sabihin? Bakit? Ano? Hindi, naalala ko kasi, no? Naalala ko lang, dati meron ako na-attendan na parang very mini reunion, unexpected nga actually na reunion. Basta biglaan yung mga ganyan, ano? Natawa ko rin sa sinabi mo, bakit yung mga magaganda ba noon? Yung mga pogi ba noon? Yung mga ligawin noon? Ligawin pa rin ba sila ngayon? Nako, eh sabi ko, ano nga nangyari? Sabi ko, sino nga teacher natin ito? Yung isa, sabi ko, medyo hindi ko siya kilala. Sabi, sira ka batch natin yan. Napagkamala mong teacher? Akala ko yung teacher kabat- namin. Kasi dahil yung medyo, itsurahan, yung itsurahan, medyo medyo haggard na. Tsaka sabi ko, ay, sure, pang ano. Oo, pang pan-teacher na nga sa mga reunion, yung datingan. Mas bata pa nga yung itsura ng teacher namin eh. Oo, mas bata. Alam mo yung parang na-haggard, parang sabi niya, iyan dati yung ano, ano ka ba? Iyan yung crush ng ano, yung ganito, ganyan. Siya nga? Di ba nakagulat? Uy, pero don't nakagulat. Get us wrong ha. Hindi namin ino-okray yun na nagbago yung itsura, baka nga stress, yes, pagod sa trabaho, ganyan-ganyan, okay tayo dyan. Or hanggang nung kabataan lang talaga ang ganda ng itsura niya. Yun lang yun. Ang sasabi lang namin to, Markada, is hindi talaga naglalas ang itsura. Pero ikaw, magpapakabaliw ka sa isang tao, huwag mo nang ibase sa itsura, Bells. Ibase mo kay Nathan, may itsura na. Yeah, charot. Ibase mo kay Nathan na nadala sa ugali. Di ba? Nung umpisa, ayaw na ayaw sa kanya ni ano kasi hindi pa niya kilala yung tao. Ang alam niya naman. Pero nung nakilala na niya, na mabait pala, na may talino naman pala, maaasahan naman pala sa pag-aaral and everything, ayan na, nag-open up na siya dun sa tao, lalo niyang kinilala, hindi nagka-developan tuloy. Yun yun. Yan. At sa ngayon, hindi pa talaga sila item, ano? Ayan, pero kumbaga nagkakamabutihan na. Di ba? Nagkakamabutihan. Okay. And that's, I mean, galing sa medyo mala asot pusa. Actually, hindi naman nagiging asot pusa. Actually, kasi nga hindi nga pumatol si ano eh. Si Nathan. Di ba? Nag-iinaso lang si Rizzy. Pero hindi, dahil sa hindi siya pinatulan, eh wala. How can you remain, or di ba, paano mo i-co-consider na kalaban, yung isang kalaban na hindi ka naman nilalabanan. Correct. Di ba? Bagkos kinakaibigan ka pa nga. Ayan, correct. Kaya nako, nakakatuwa na magbalik tanaw ng dahil dito sa mga kwentong ito. At sana nga po nakarelate kayo, no? Pwede nyong i-shoutout yung mga i-name drop natin, yung mga naalala nyong mga nagpapakit kayo noon. Ayan, yung mga ganyan. Hello nga pala, pa-shower out nga pala kay, ano, kay Deo, yung crush ko dati, Deo, out na! Ganyan. Ba't kaya tumataas ang boses? No? Kanina, ang dami mga pagtaas ng boses, ang dami mga ano, pagkakinikinig. Ba't maganyan tayo? Mapababae, mapalalaki, bumibilis yung salita. Tapos, kasi nga, Popoy, kapag kakinikinig, may part na natatawa tayo, di ba? Eh, pag natatawa tayo, parang kumikipot, sumisikip. Sumisikip pa yung lalamunan natin. Kaya, alam mo yon, dahil masikip yung lalamunan natin, kaya ayan, natin yung nagiging matinis tuloy. Tapos sabi pa nga sa kamarkada natin, si Mark Louis Espiritu ata, sabi niya, bakit ganun? Kapag kakinikilig, nabibingi. Nabibingi? Isa pa yan. Hindi, alam niyo bakit? Kasi kunwari, pag meron tayong narinig na maganda, gusto muna natin i-confirm. Diba? Ayaw natin mag-assume agad na tama yung narinig natin. Syempre, mahirap na. Baka mami mag-feeling tayo. Mali na pala yung narinig natin. Kaya tayo yes. Papa, ha? At syaka kailangan natin ng time to absorb, nakilig. Alam mo yung impact ng sinabi niya? Kaya hindi tayo pero kasi, mapag-react. Kaya napapahamo na tayo. Ganun? Alam mo tayo mga Pilipino, no? Kapag ka tayo ay nagbibigay, lalo na kapag ka tayo ay binibigyan ng compliment. Okay, dun muna tayo sa mga ano, sa mga nagbibigay ng compliment. Kunyari, Bea, ang ganda mo ngayon. Diba? Parang naging kaugalian na ng mga Pilipino na kapag ka nagsabi ka, ay, thank you. Uy, ito naman, biro lang. Yung babasagin pa yung compliment na yun. Correct. Kaya tayo ngayon, imbis na, alam mo ako, tinuturo ko sa mga anak ko, tinuro rin sa akin ng mga magulang ko na pagka nasabihan ka na maganda ang itsura mo o kaya ang galing ng talent mo, you say thank you. Diba? Na hindi masyadong proud yung dati nga na, oo naman, alam nyo, kundi nyo na itatanong eh. Diba? Hindi naman sa ganun. Dapat hindi ganun eh.
Kaya you have to simply say thank you. Di ba? Pero minsan talaga mapapa, para magpipigil ka na magsabi, ang pogi mo naman o kaya ang ganda mo naman. I thank you. Kasi nga, joke lang. Pero hindi naman alam eh. Mo, to feel no, yan. Feel no. Yung mga kantsawa yan. Na ganun, tigilan nyo yan. Kaya hindi natututo magpasalamat yung mga tao eh. Correct. Nakaka-apekto yun sa confidence nung sinasabihan nyo. I swear to God. Kaya tigilan nyo yung mga... Kasi alam mo bakit, Popoy? Pwede kasing totoo, pero ayaw nilang, alam mo yon, mahalata sila na gantang-ganda sila o puging-pugi sila. Kaya kunwari may pagbawi. Ganyan-ganyan. Hindi nyo alam. Nakaka-bad trip yung gano'n. Nakakasira yun ng friendship or ng, alam mo yon, yung connection sana na meron kayo. Kaya ay, alam mo, sakit yan ng mga lalaki nung high school ako, Popoy. Ganyan. Ganyan kayo. Gusto yung mag-compliment. Ay, feeling naman. Pero ayaw yung pag-give. Diba? Ayaw yung masyadong mahuli. Kaya bigla yung babawiin. Tantokan mo kayo eh. Ayusin nyo. Oo, ayan. Pero, iyan din tuloy. Pero alam mo, no, sa mga friends ko, sa mga ano, pagka sinabihan ng maganda, sabi, totoo ba yan? Ikaw talaga, puro ka pambobola. Ang dami mo nang sinabi. You just have to say thank you. Diba sinasabi ko, sabi mo na lang, thank you, maganda ko. Eh, hindi nga yan, taba-taba ko nga ngayon eh. O kaya, ay, payat-payat ko nga, dry nga nung skin ko hindi, ngayon oy, eh. Hindi, Popoy, alam mo. May mga ganun kasi, pero ako nga, binabago ko na, sinasabi ko na no, just say thank you, nagandahan ako sa'yo, you look great right now, yung dress mo maganda, mabango ka ngayon, hindi ka tulad kahapon. Diba, just say thank you. I-explain ko yan. Kasi may part, may time sa buhay ko na ganyan ako mag-reply. Natataranta ako bigla kapag ka nasasabihan akong nakukomplimentan ako ng kung ano. Kasi nga, alam mo yung bonggang-bongga kasi yung insecurities ko. So gusto kong sabihin sa kanya na, wait, baka nabubulag ka lang or baka mali lang yung malabulo yung mata mo or what. Yeah, may mga ganyan. Eh kasi, 'di ba, pag insecure ka, hindi mo alam paano i-handle yung compliment ng ano ng isang tao. Kaya kapag kaganyan, either intindihin nyo or kung kayo yung nasabihan tapos nagpapanik kayo, yun nga, gawin niyo yung sinabi ni Popoy. Try niyo kumalma muna at i-practice niyo yung one sentence, one line na thank you. Tapos alis. Sorry, alis para alam mo 'yon, hindi na nakakahiya. Thank you and let's not talk about it. Maliit na bagay. Ganun lang. Yan, pagka ganun naman ang sinagot mo, sabihin, uy, over confident naman ito. Overly confident, ganyan. Ang hirap yung ano, imbis ng pasalamatan factors. Tuloy, humahaba yung usapan . Nakalimutan na tuloy kung ano talaga yung topic. Buti na lang talaga po, etong si Nathan, solid pag nagbigay siya ng compliment. Solid correct. Pag nagsabi siya ng namimiss kita, ang ganda mo, gusto kitang makita, iyon ang okay kamorkada sa isang lalaki. Mm-hmm. Kapag ka may sinabi, seryoso at walang bawian, ha? Kaya yes. Kung gusto yung tumatak kayo sa isip ng isang babae, yun ang gawin nyo. Walang biro-biro, walang joke-joke, walang testing-testing. Kung sincere kayo, kung yun talagang gusto nyo mangyari o yun gusto nyo sabihin, sabihin nyo yung diretso ng seryoso, wala nang biruan, walang bawian, okay? Anyway, Popoy! Basa tayo! Ito. Noon, kinikilig ako kapag ka nagtatampo yung crush kong si Noraline sa comment Char? Section. Okay lang po yun sa akin. Mabuti naman. Okay. Sabi ni Romana Gurleya, ang cute, nakakamiss yung mga panahon na tamang kilig lang kay crush, lalo na nung wala pang pandemic. So true. Yeah, sabi ni Alexis Ben, ang swerte ng mga pogi noon, yummy na ngayon. Kami po yun. Thank you, Ben. Alexis Ben. Cute Jace Botilo. Sana magkatuluyan sila. Sobrang nakaka-inspire naman. Pareho sila ng mindset. Yan ang maganda din, Popoy, no? Kilig-kilig lang tayo, pero wag muna tayong masyadong seryoso. Aral-aral mo . Oo. Alam mo, ewan ko lang, ano, hindi ko alam kung anong nangyayari sa mga, kasi parang bihira din sa mga naging kabarkada ko nung high school, nung college, yung pagka nag-boyfriend o nag-girlfriend na, yung mga nawawala na sa sarili. Meron kasi mga ganun eh. Di ba? Hindi katulad nitong sina Reezy and Nathan. Para mong ganito yung mga friends ko noon. Di ba? May manliligaw o kaya ano. Pero hindi sila nawawala doon sa track ng kailangan pa rin natin makakuha ng magandang grades, kailangan pa rin natin maging presentable, kailangan pa rin natin sa mga school activities, active pa rin tayo.
Siguro, ito nga yung sinasabi na piliin nyo kung sino yung mga sasamahan ninyo. Diba? Lalo na kayong mga nag-aaral pa, kayong mga nagbabata. Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Kapag ka studios, diba? Kapag ka may studios na may konting landi ang friends mo. I mean, yung ano lang naman, no? Nakipag-jowa, ayan, pero not too serious. Diba? Not too adventurous pagdating sa pag-jowa. Siguro blessed na kayo na ganun. Kasi, I don't know, ako buti na lang, wala nang hila sa akin noon na kabarkada ko na, uy, shutain mo na to. Tapos, uy, gawa na kayo ng kissing scene nyo. O kaya, yung, di ba may mga ganun kasing mga kaibigan minsan na nauudyokan, sumaayos na yung pag-aaral mo, pero dahil sa nabuyo, nagawin mo to, ito ang cool, ito ang in ngayon, ito ang astig, ito ang lalaki, ito ang ginagawa talaga ng babae sa ngayon. Siguro, no, mas enjoy kapag kayo mga friends mo ay yung academics first, tsaka na yung, tsaka na yung romance. O kaya, pwede namang isabay, di ba, on the side, basta you have to know your priorities. Oo, know your priorities, know your boundaries, at alam mo yon, unahin muna yung self-respect and protection syempre sa inyong future, 'di ba? At dahil diyan, nako Popoy, ang dami naghahanap ng meron daw bang behind the scene or interview. Pero bago 'yan, pasalamatan muna natin syempre yung mga nakasama natin sa drama for today. Ito na yan. Maganda ka. Oo na, Jonas. Inaamin ko naman kapag nagkakamali ako. Pag-ibig na kaya pareho ang nagdarama. Ito ba sina? Di na magbibigilan. Ayan. Thank you so much. Matista na nakasama natin. At syempre, hindi na natin patatagalin po. Ibibigay na natin yung request nila. Ano ba nangyari behind the scene? O sige na, ito na. Yung kwento? Hindi. Sorry. Kamusta naman siya. Yung kwento, so, ano kami rito, students? Tapos, magkaklase kami. And parehas kami kung parehas kami grade conscious. Yes, eto, competitive. Competitive ako. Siyempre, gusto ko lagi ako number one. Tapos... Nadayusin ka. Ay! Merong one time na magiging partner kami sa isang school project. And then, baka pag sinabi ko na yung katuloy nun, hindi nyo na pakinggan. So, yeah, hanggang nyo na lang. At pakinggan nyo. Yeah. Ako si Rizzi sa story. Ayun, grade conscious nga ako. And parang ako yung bida-bida sa grupo, ako yung lagi may talak. Kasi nga gusto ko ako lagi number one, ganun. Ako, ganun ako. Tapos may pagkamasumit minsan. Kapag pagdating sa may katunggali ko. Tama ba? Katunggali kong kakalaban niya. Okay. Ako naman po dito si Nathan. Isa akong... Shy boy. Tapos sobrang willing ako mag-improve para sa crush ko. Yun lang. Pare nung para sa crush! Di ba? Kasi ganun naman talaga pag estudyante. Tapos, alam mo yun, inspired ka makita yung crush mo, inspired ka pumasok. Ganun na ganun si Nathan at ganun din ako dati. So nakaka-relate ka kay Nathan? Oo, ikaw din. Parang ikaw na nga yun, parang wala na acting kasi kay ikaw. At dahil mo sinabi. Ikaw talaga yun! First Kilig sa Dear M.O.R. Celebrity Special featuring JC Alcantara and Kauri Oinuma. Pinagbanta mo pa kaya ako pag tinawagan mo ako ulit, ibablock mo ako. Eh kung ano-ano na namang kalokohan sinasabi mo eh. Aww. Now streaming sa ating M.O.R. Entertainment YouTube channel. Dear M.O.R. Iba ang kilig sa orig for life! Yan naman! Aha! Kinikilig ka pa rin, Bea? Ano mo?
kanina kinikilig ako kay Rizzy tsaka kay Nathan. Ngayon kay Kaori na talaga tsaka kay JC. Alam nyo guys, ay nako guys. Kung alam nyo lang guys, nako guys. Wala, di na lang ako mag-talk. Ayan. Pero syempre ang ating paalaala sa ating maraming mga viewers naman today. Diba? Although, nag-enjoy tayo, diba? Kahit naman ako, 37 years old, abay kinilig dito sa story na ito, yung mga bata, mga nakikinig sa atin ngayon. Yung mga medyo kasingidarang ko rin, ha? Oo, alam ko na masayang kiligin, diba? Pero, syempre, wag naman kayong mag-enjoy ng kinikilig na lang sa pagbabalik tanaw sa nakaraan. Diba? Sana meron din kayong tunay na kilig na pinanggagalingan ngayon na tao. Hindi lang mga ala-ala. So good luck sa inyo. Galaw-galaw rin tayo, mga miss, mga mister. Galaw-galaw tayo. Masarap na kinikilig ng may nagpapakilig. Diba? Yun lang yun. Correct. At saka, alam niyo, kamarkada, first kilig tayo ngayon, pero we hope na sana maging permanente yung last kilig ninyo. Yan. Oh, kaya naman, thank you so very much at ang ating paalaala sa mga nakamiss ng ating episode, ng live episode ngayon sa Monday at 11 p.m. Aba, i-upload po namin yan para mapakinggan nyo na ulit. Monday, 11 p.m. Correct. Ayan. At syempre, naku, ang ating paalaala, no, ang Spotify natin, ready na with 11 million plus streams already. Nandahil po sa inyo. Pagkatapos sa pagkatapos pa lamang nitong episode natin ngayon, simulan nyo na ang pakikinig sa ating mga stories, ano, sa Spotify. Ayan, lalo na nga ngayong Sabado, sa Linggo, ayan, Dear MOR, the podcast on Spotify with 11 million plus streams. Thank you so very much. Wala lang akong sasabihin po, may kilig-kilig na ako. Halika na. Ano ba? Puro kilig na to. CR ka na nga. Alam ko na yung kilig ng ganyan mga edad eh. Pag kinikilig na, si CR na yan. Excuse me, I'm only 23. Umayos ka. Okay. Next. Ayan na nga ba. Magsinungaling po tayo dito. Oo. Kaya naman mga kapamilya, happy payday weekend para sa lahat ng mga may sweldo. Para naman sa mga wala, aba, dumikit-dikit sa mga tropang sumweldo. Diba? Mayayaya rin tayo niyan sa mga kung anumang gimmick nila, no? Thank you so very much, mga kapamilya. And of course, maraming salamat sa ating producer, no? Kina Chan Palma. And of course, kay Sir McCoy Marcos. Thank you so very much. Sa isa na naman productive week. At nakasama nyo nga po ang inyong mga lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B! Na super kinilig today. Gorgeous B, babe. At ang lagi natin paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit anong mangyari, kahit todo-todo pa ang kilig, naku, syempre, kapag todo ang kilig, stay happy.